Iimbestigahan ng Kongreso ang kabi-kabilang aberya nitong nagdaang eleksyon. Bukas naman daw dyan ang Commission on Elections na magsasagawa rin ng investigasyon kaugnay ng mga pumalya nilang pasilidad at kagamitan. Makibalita tayo kay Victoria Tulad. Alas 6:15 ng gabi nitong Lunes, lumabas ang unang partial and unofficial count na mula sa election returns na nakalap ng transparency server ng Commission on Elections. Ang sumunod na update, lumabas matapos ang halos 8 oras. Ang transparency server ang kinukuhanan ng media at ng mga partido ng resulta ng botohan base sa dumating na election returns. Mirror image ito ng COMELEC main server. Sabi ni COMELEC spokesperson James Jimenez, nagkaroon tayo ng problema doon sa pag-push ng data from the transparency server to the terminals that the media were using to report the results. No? Very important point is that the main transmission from the precincts, yung sa VCM, ay hindi tumigil. Tuloy-tuloy lang yung pagpasok niyan. Which is why at 6:15, if you remember, it was being reported that there was only 0.3-0.4% transmission. But by the time that we were speaking again to the media at around 11, it was already at 80%. Which means that the whole time na hindi nagre-report dito, pumapasok yung data sa transparency server. Pumapasok sa transparency server, at the same time, pumapasok sa canvassing. Mag-aalas 5:30 ng umaga nitong Martes, 93% na ng total votes ang nakuha mula sa transparency server. Pero pagdating ng 5:50 a.m., muling bumaba sa 49.76% ng election returns ang lumabas sa partial unofficial tally. Sabi noon ng COMELEC, nagkaroon ng Java error at technical glitch sa kanilang file transfer protocol o FTP application. Kinailangan itong i-reset para maayos. Kabi-kabila rin ang aberya ng mga vote counting machine mula noong botohan hanggang sa bilangan. May mahigit 1,000 SD cards din na hindi gumana. Ang mga aberyang yan itong 2019 midterm elections, iimbestigahan ng Joint Congressional Oversight Committee on the Automated Election System ayon sa co-chair nitong si Senador Coco Pimentel. Ang COMELEC, bukas naman daw sa investigasyon. They have a right to say that, di ba? Kasi nga 7 to 8 hours yung delay. Ang sinasabi lang naman namin, you can verify it. Willing naman kami na may third party na audit dyan ng logs pagkatapos. Ang COMELEC, pananagutin daw ang supplier ng mga palyadong SD card na ginamit sa mga VCM. Ang S1 Technologies Incorporated at Silicon Valley Group ang supplier ng mga ito. This is my personal view na itong supplier ng SD cards hindi namin babayaran ng buo. At ipagpasusuri ko yan, yung proseso sa pag-bidding tsaka pag-deliver nila ng cards. Plus may penalty sila. Pinuntahan ng GMA News ang opisina ng S1 Technologies Incorporated at Silicon Valley Group pero wala para otorisadong magsalita para sa kumpanya. Iimbestigahan din ng COMELEC ang impormasyong sinub-contract ng National Printing Office o NPO ang pag-imprenta ng voter information sheet. Sa NPO ibinigay ng COMELEC ang kontrata para ma-imprint ang Voters Information Sheets o VIS dahil gahul na sa oras. Pero ipinagawa raw ito ng NPO sa Holy Family Printing Corporation na isang pribadong kumpanya. That's against COA rules, yung subcontracting na yan. NPO should be asked because they are accountable for this. Tinawagan ng GMA News kahapon ng NPO pero nasa meeting daw noon ang head nilang si Francisco Valles. Wala naman daw sa opisina ang may-ari ng Holy Family Printing na siya lang daw pwedeng magsalita sa ganitong issue. Kasabay naman ng official canvassing ng COMELEC, 715 presinto ang isa sa ilalim sa random manual audit. Ang Philippine Statistics Authority o PSA ang pumili ng hanggang 5 presinto sa bawat legislative district sa buong bansa. Mano-manong bibilangin ang mga balota at ikukumpara ang tali sa mga ipinadala ng mga VCM. Victoria Tulad, GMA News.